Ikadalawampu ng Hulyo, Sabado, ng 15th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkalabas ng mga Pariseo, nag-usap-usap sila kung paano nila masisiraan si Jesus. Nalaman ito ni Jesus kaya lumayo siya sa lugar na iyon. Maraming tao ang sumunod sa kanya. Pinagaling niya ang lahat ng may sakit, ngunit inutusan niya sila na huwag siyang ipamamalita. Kaya natupad ang sinabi ni Isaias, ang propeta. Narito ang utusan ko na aking pinili, ang mahal ko na siya kong kinalulugdan. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapahayag sa mga bansa ng aking mga pasya. Hindi siya makikipagtalo o sisigaw. Hindi maririnig sa mga liwasan ang kanyang tinig. Hindi niya babaliin ang sugatang tangkay o papatayin ang aandap-andap na mitsa. Hindi siya titigil hanggang magwagi ang katarungan. Ang kanyang pangalan ang inaasahan ng lahat ng bansa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Hindi siya makikipagtalo o sisigaw, hindi maririnig sa mga liwasan ang kanyang tinig. Umabot sa kaalaman ni Jesus ang masamang binabalak ng mga Pariseo laban sa kanya, ngunit hindi niya pinakilos ang kanyang mga alagad para labanan ang mga may impluwensyang leader ng pananampalataya ng mga Hudyo. Hindi siya nagsalita laban sa kanilang di pagiging makatarungan. Hinalaw ni Mateo ang bahagi ng unang awit ng lingkod mula sa Isaias. Hinalaw ni Mateo ang bahagi ng unang awit ng lingkod mula sa Isaias 42, 1-4 at inilapat ang propesiyang ito kay Jesus. Si Jesus ang kinikilalang mahiwagang lingkod sa propesiya ni Isaias, ang mahal ko na siya kong kinalulugdan. Nanatiling mahinahon si Jesus at hindi kailanman nabagabag sa masamang balak laban sa kanya ng mga Pariseo. Ginugol niya ang kanyang panahon at lakas sa pagpapagaling sa mga may sakit. Nagtungo siya sa mga kabayanan, malayo at hindi lantad sa malaking lungsod at mahigpit niyang bilin sa kanyang mga tagasunod na huwag ipamalita ang magagandang bagay na kanyang ginagawa. Nanatiling kalugod-lugod si Jesus sa kanyang ama sa patuloy na pagtahak niya sa landas ng kapayapaan. Nang-aral siya ng mabuting balita bilang dakilang habag ng Diyos na walang panghusga sa kapwa. Pagsasagawa. Anong reaksyon mo kapag may nanluloko o nanlalamang sa iyo? Paano mo pinakikitunguhan ang taong gumawa sa iyo ng masama?